Pag-usapan natin ngayon ang crime na carnapping. So, pag sinabing carnapping, involve four wheels vehicle or two wheels vehicle. So, sa batas, ang sinasabing vehicle ay any motor powered by gasoline is a car, which is car is pag car. Yun. Siyempre, alimbawa ang kinakarnap di yung car. So, ngayon, so, paano tayo mag-charge? Or, dalawa to, paano tayo ma-charge o paano tayo hindi ma-charge ng carnapping? So, yun, dalawang, yung instances na yan pag-uusapan natin ngayon. Unahin natin yung pag-charge. So, ngayon pa, para ma-charge natin yung isang tao ng carnapping, kailangan, physically, mayroong vehicle na kinuha ng walang paalam by means of force or violence. Without consent, with intention to gain, sabi nga, yan ang carnapping. So, yun yung property natin na vehicle. So, pag lahat ng elementong yan ay nasa nagawa, ay pwede tayong mag-charge ng carnapping. So, in vice versa naman, paano tayo umiwas sa carnapping? Paano tayo ma-charge? Umiwas sa charge na carnapping? Kung munto sa mga sasakyan na sikinhan. So, kung bibili tayo ng sasakyan para hindi tayo ma-charge ng carnapping or anti-fencing law, ay lagi natin maging maingat tayo sa dokumento. Diba? Huwag natin tingnan yung siguro unahin natin yung tingnan yung mga documents bago yung physical para hindi tayo ma-charge. Kasi napakahirap na may kaso. So, ano ba itong mga dokumento na kailangan natin? Siyempre, kung ikaw ay kailangan mo ng sikinhan, siyempre, yung ORCR na original. Take note, laging original po ang hahanapin nyo. ORCR, yung medium hard na galing LTO. At para lalong sigurado, hanggat maaari, ay kung pwede naman, humingi tayo ng clearance sa mga nakakasakop niya na HPG. Highway Patrol Group. Medyo abala, di ba? So, this is siguro to be palo after a deal. After close, after magkabayaran. At siguro kung mayroon man, di maagapan, surrender mo agad. At lahat, kung sikinhan man yan, anbawa, ikaw ay third owner ng sasakyan, siguro kailangan mong hanapan ng deed of sale. At mayroong ID ng at least dalawa o isa na tugma doon sa ID na with signature ng may-ari tatlong beses sa may side, left side or right side ng ID may tatlo nakadikit doon kasama doon sa deed of sale. Ayan po ah, napakalaking puntos po yan sa namimili ng sikinhan para wala kang kaba na sinasakyan mo yan ay nakahat pala o karnap. Abay, sakote ka ngayon, silo ka, na wala ka namang kinalaman. Tapos yung binilhan mo ay hindi mo malocate kasi nag-meet up lang kayo, hindi mo alam yung bahay. So, nakakatakot. Diba? Yun po yung carnapping. Yun yung mga instances na pwede nating gawin para maiwasan natin. So, kasi kung kaya nyo, brand new. Pero siyempre, nagtitipid tayo, diba? Kailangan natin na yan ang karamihan na hindi alam ng iba kaya medyo doubted sila sa kanitong bintahan. Pero kung marunong ka naman, yun nga lang medyo may katagalan. Siyempre, i-verify mo yan. Lalo na yun sa HPG. Pero kung lagi nyo naman hanapin yung original CR, pero after nun, siguro safe naman yun. At bipalo mo yung clearance sa HPG. Okay yun. Pag hindi po yan original ang ORCR at alibay lang na sabihin natin dahilan lang na nawawala pag sikinhan yan, huwag mo nang bilhin yan. Delikado yan. Unless na lang siguro may remedyo dyan, no? Los affidavit na nakanotaryo. Ang tanong, how you sure na totoo yung affidavit niya? I-verify mo sa kanyang
kanyang pinagawan. Baka naman bugos yung lawyer niya. Gawa-gawa lang. Kasi kahit ako, kahit tatlong klase o apat na klase ng apilos apidabit, kaya kong gumawa. Pero how you sure na totoo yung apidabit na yan? Diba? So, para makaiwas, huwag lang bilhin. So, ba't ka bibili ng sa palagay mong doubted? Oo, mura nga. Diba? Ganda-gandang kotse. 80 mil lang. 60,000. Mabilisan pa. So, pero delikado. Yun po. Ayan ang mga gagawin natin para maiwasan natin yung ma-charge tayong carnapping. At siyempre, lagi din tayong kumuha ng tools sa mga anti-carnapping tools sa mga lalo na yung mga kapatid nating nagmumotor, no? So tumalikod lang, bumili lang ng kung ano-ano, pagbalik wala na yung riders o kaya yung matik. So the best way is magdala kayo ng medyo mahirap i-counter tulad ng padlocks, yung quality padlock siguro Yale na maganda, yung tigi 800 kaya tigi 1,000 Yale, i-padlock nyo doon sa kanyang desk brick, diba? So pag mataong lugar hindi na madadali yun. Siyempre kung kukuha nun yung malaking bolt cutter, medyo hassle na yun sa kanila. Okay po, yan po muli ang ating anti-carnapping. My name is Police Ako. Kung nagustuhan mo itong information, priority po natin i-upload dito ang criminal law. Kung meron kayong katanungan regarding sa carnapping o sa iba pang batas na nagbibigay po tayong assistant, so mag-PM lang po o add lang kayo sa aking FB Police Ako, o mag-PM lang sa ating messenger. Pwede nyo akong tawagan, pwede nyo akong kalabitin anytime na dyan. So ilalagay ko po dyan ang ating, kung hindi bawal yung ating contact numbers or network, kayo na po ang bahala. So maraming salamat sa ating thank you for watching.